Hello mga kaprobinsya, magandang araw sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa bahay, sa Ayongon. Medyo mingaw po yung negosyo natin ngayon, yung Cupra oh. Napakatahimik. Walang naginta. Tapos tingnan nyo po yung gate namin dito oh. Yan, ito po yung sinasabi ko na masira na yung gate natin kasi parang nasama sa wedding. Ang bakod yung bahay natin. At ngayon, may lakad tayo. Bibili tayo ng biik. Maghanap tayo ng biik dito sa amin, yung native, para alagaan natin. Kasi maraming nagsuggest na mag-alaga tayo ng native na baboy. Kasi yung native na baboy, kahit ano pwede ipakain. Yung mga gabi, madidiagwa, yung niyog, pwede yan. Pakainit sa panahon natin ngayon ito oh. Maglalagay tayo ng helmet kasi motor lang yung sasakyan namin. Parang nabago ako sa bahay namin oh. Buti na lang malayo yung bahay natin sa kasada kasi yung ibang bahay dito na tamaan na sira, giniba. Tamaan sa widening sakay tayo ng balabal. At pag-gas muna kami dito oh. Nag-gasolina. Hindi nag-gasolina rin daw. Yung bumaba o tumaas? Tumaas na yung tumaas. Tumaas naman yung gasolina. Wala tayong manggawa. Okay lang. Kahit mahal basta mayroong balilya. Mamroblema tayo pag wala na magbibinta. Ang dikta po dulo.
kami, oh. As ilalim ng mga niyog. Hanap tayo dito ng native. Wah, kawayan, oh. Dik. Di kapal ni dai. Ha. Ya tu. Ulahin naman yang inyo. Sa tingin ko po yung mga biik nila hindi na pure native pero parang bastante na yon kinayo kasi sanay naman sila sa klima dito na malamig pero problema wala tayong lalaki kasi yung lalaki parang nakapuna nakastreet na so maghanap lang tayo siguro na iba. Pero parang naaliw ako sa kulay nila na sa atin doon sa lungsod bihira na lang yung mga biik na mga itim sa bundok lang tayo makikita ng mga ganyang klaseng baboy kasi kadalasan ngayon yung mga baboy puro hybrid na wala na masyado nag-alaga ng native kasi pag pure native ang alagaan napakabagal lumaki tapos lugi sa panahon sa pag-alaga hindi katulad pag mga hybrid basta pakainin mo ng husto napakabilis lumaki yung mga biik may isang biik dito itim hindi pa nakastreet wala pa yung kapon ang problema sa tingin ko po hindi siya native napakalaki ng kanyang tainga magandang klaseng baboy na parang durox yung lahi tingnan natin pero maghintay-hintay lang muna tayo ng panahon at makakita tayo na yung pure na native kasi yung ipakain natin doon yung mga niyog, yung mga maliliagwa gabi ito po wala sa lang kapon pero ipakalaki na ng ganyang tainga hindi na native napaka cute ng lake.
dito, oh. Si Junior at si Saysay. Ah. Wala na himong trabaho. Mana? Andito po tayo sa ating lumang niya mga kapatidya. Ating budiga. Mag-washing tayo sa ating sasakyan ngayon kasi napaka-dumi na. Tingnan niyo po, may mga idol tayo dito na inikubit. Ginamit natin yung nabili natin na inikubitor galing sa Cebu. Ito yung dinala natin sa area to. Tapos, walang napisa doon. Tatlong itlog lang napisa dahil malamig yung area natin doon. So, dinala natin dito. At napakinabangan na natin, may mga sisiyo na tayong bago galing dito sa ating incubator. Yung incubator na binigay na sa ating kaibigan na si Sir Arvin Ridutar ng Easy Hatch Training, hindi pa natin nagamit. Kunti pa yung mga itlog natin. Yung mga manok natin dito, may natira pa tayong mga manok, mga inahin at sa katandang. Ang nangyayari po sa kanila, nangitlog sila sa pugaran, pero ang ginawa nila, parang kinaikay nila yung pugaran nila. So ang nangyayari, yung mga itlog nila nabasag. So ang ginawa natin, araw-araw, pinulot natin yung itlog at nilagay sa tray. Tapos, nilagay natin dito sa incubator. Ito na po sila. Sa ngayon, may 60 pieces tayo na itlog sa incubator natin. Tingnan natin kung may mga may tubig ba. O, dagdagan natin ng tubig. Doon sa area to, na dinala natin to, pag lagi natin ng tubig yung loob ng incubator natin, yung temperatura niya hindi umangat, hindi tumaas dahil sa lamig ng panahon. So dinala natin dito at ngayon, pag lagi natin ng tubig sa loob, okay naman. Yung temperatura niya tumaas, umangat. Tapos pag umabot ng 37.9, so mamamatay yung ilaw. Pero doon, akala ko hindi pwede yung incubator natin, pero nagamit natin dito. Pati doon sa area 1, pag gumamit tayo ng incubator doon, mahirap kasi napakalamig yung area doon. Kaya dito na mabagay sa yungon yung incubator natin. Yung napakalaki natin yung incubator, mamaya natin gabitin pag marami na tayong itlog. Reserve muna yun. Sa mga hindi nagkapanood sa nakaraan naming video tungkol sa incubator na binigay sa atin, pakicheck lang po yung video namin. Napakaganda yung incubator, grabe. At napakalaki, napakatibay. Basta. Yan po. Nag-swing na yung tray natin. Kanina flat siya. Yan. Yung mga manok natin, oh. Yan. At yung sisiyo natin dito, yung galing sa incubator. Ito po yung galing sa ating incubator. Malaki na yun. Malaki na. At meron pa dito. Uy, napikit. Uy. Anong nangyari? Ito po. Parang mga black astrolog. Yan. Yan po ang diferensya mga kaprobinsya pag gumamit tayo ng incubator, medyo magastos. Kasi yung pagkain, hindi sila makakain ng ibang pagkain. Umaasa lang sa atin, tapos kuryente. Kasi kailangan natin gumamit ng ilaw. Hindi katulad sa area to natin na hinayaan lang natin yung iba na gumala-gala kahit saan. Sino po yung nakalala sa lugar na to? Dito po tayo nakilala sa area na to. Yung mga alaga natin, oh. Parang namimiss nila tayo. Pero konti na lang. Hindi na katulad dati na napakarami. Yung mga naiwan dito, yung mga inahin. Bakit umiyak?
Yan po, wala na kaming kupra dito. Nasa drive. Kasi sa mga nakarang araw, may ulan. Kaya pinakarga natin sa drive. At yung mga tao natin ngayon umuwi na. Mga kalapati natin doon nasa bubong. Parang nahiya pa silang kumain sa binigay natin. Yan po. At yung dryer natin may laman. Maraming nagsuggest sa atin na magdala tayo ng kalabati doon sa area to. Naisipan ko po na pwede. Subukan natin. Noong una ayaw ko sana, pero subukan na natin na magdala doon ng mga ilang piraso. Tapos may pagbigay naman sa atin ng rabbit. Si Sir Russell dyan, inspire siya. Sabi niya, bigyan niya tayo ng rabbit. So sa sunod na mga araw siguro may rabbit na tayo. Pero sa ngayon wala pa tayong kulungan. Mag-isip-isip na tayo kung saan natin ilagay. Pwede naman dito sa area natin, doon sa likuran, kasi napakaluwang yung area natin dyan. Pero mahirap kasi wala tayo dito palagi. Ang maganda sa mga alaga natin, pag nandun tayo palagi, mamonitor natin palagi yung mga alaga natin. Tapos pag makabili din tayo ng native na biik or baboy, pwede natin doon sa area to ilagay kasi maraming pagkain doon. Naisip ko sana na dito natin ilagay, pero pag native na baboy, kailangan pa natin na magdala ng pagkain dito galing sa area to. So siguro doon lang natin ilagay kasi maraming pagkain doon. Marami tayong source sa pagkain. At isa sa mga iniisip ko na pwede natin dalhin dito yung kambing natin na lalaki, kasi pwede natin pakainin ng feeds at saka kunting damo para tumaba. Kasi dito sa Ayungon, napakalapit lang tayo sa market. Malapit lang kami sa stockyard. So pag gusto natin ibinta, napakadali lang. Pwede rin na hindi na natin kailangan pang dalhin sa stockyard. Kahit dyan na natin ilagay, oh. Tuwing Friday, dyan sa gate, itali lang natin dyan. May mga komprador na dumaan, pwede lang tingnan. Kahit hindi na natin dalhin sa stockyard. Yan po ang isa sa mga iniisip ko. Pag may gusto tayong ibinta ng mga kambing, dito muna natin dadalhin at pakainin ng husto, pakainin ng feeds, pakainin ng mga damo, kunting damo. Dito natin dalhin para pag gusto natin ibinta, napakalapit lang natin sa stockyard. At sa ngayon, maghugas muna tayo sa ating sasakyan kasi napaka-pangit tingnan. Yung jigger thread natin, oh. Buti na lang, hindi na umiyak. Kasi kanina, gusto na niyang umuwi. Kanina, umiyak siya kasi gusto niyang umuwi sa bahay. Papa, your turn. Hi, your turn. Papa, your turn. You're zombie. I'm not a zombie. No. Jig, paglaro mo, Jig. Huh? Hi. What's that? I want It's my turn. Mami Sir Lita at sa kapatid ni Sir Russell na si Rainier Alvin Esparcia. Sir, may adlaw ni muda, mayong pagtanaw, amping muda karunay, sir. Oh!
Wow! Bubbles! Wow! Bubbles! Kiss, Papa! Okay, let's go! Can you help me? Wow, all right. But you help me. Kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Tinulang isda. Yan. Napakasarap. At may bulad tayo. May paksiw na isda. Nakalimutan ko kung anong tawag sa isda to. Tuna siguro, tuna. Yan, oh. At may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Tiger. Hi, Kaprobinsya. Magandang gabi. Tinulang isda. Tayo mga kaprobinsya. May bulad oh, lamig kayo. Dodong say-say. Kumusta daw? Pura mo. Pera? Pagkira mo dyan? Si Derek na sa loob. Ayaw kumain ng isda. Itlog ang paborito. At shout out sa ating kaibigan dyan sa Cagayan de Oro City. Shout out na Hazel and Nilsson. Sir, may kabilya, may adlaw. O shout out po ni Bay Christopher Velasco. Bay, mga untad, lakoy Bay. Tinula rin, tinula. Jay, kumusta ang eskwela? Ito na, gabahan pa kayo tag-module. Tag-module? Tag-module or face-to-face? Face-to-face, nag-ipa-module rin. Ilang araw sa isang linggo yung klase niyo? Wanda. So yung face-to-face ngayon mga kaprobinsya, isang araw lang. Kaya sa Manila. Sa kay Jigger, isang araw lang sa isang linggo. Umasay? Dua. Sa Isay, dalawang araw sa isang linggo. Muha? Isang linggo. Isang linggo. Yan po. Iba't ibang style nila. Depende sa population ng estudyante sa eskwelahan, sa paralan. Pag maraming population, so ang mangyari, parang isang araw lang sa isang linggo. Si Jigger Third, subukan namin na papasokin sa paralan. Pina-enroll namin. Summer, no? Summer class. Summer class. Ang problema kung tuko bang maisara. Hindi, pakauli ko na po dahil bang ramasbala ng eskwelahan. Buhag din mong eskwela na. Ito ma, gusto mo na ma? Okay na kayo? Sige ako, kumusta ka na sa kundo? Bahina ako doon. Okay, okay. Hindi siya nag-aagad tao. Naparami ko yung mga alaga natin. Kambing, manok, dahil ako ng anong manok para adobo ka. Pag wala ng klase, pupunta kami doon. Gusto namin may experience na matulog doon. Ikaw? Kasi maraming tumutunog na ano, mga gamit sa gabi.
Parang harap siguro matulog mo. Delikado. Bakit? Ang ginaw doon. Dahil ang delikado, ilan ka lang. Baka makagawa tayo ng bata na babae. If I so sad. Kaya gusto ko talaga ng experience. Totoo. Wala ko din naka-ano. Kaya mag-inay ka pa. Hindi. Para gusto mo maka-experience, so kailangan ka kumain ng pato na inihaw. Inihaw ng pato. O sa ka, or eat it. Hindi ako kumakain na. Yung pagkatingas na ako, mga. Anong kayo mong inay sa akin? Hindi ako kumakain ng ano, ng itik. Pabo nga, hindi siya kumain. Parang hindi ako kasanay. Kasi wala mo kayong alagang pato at saka itik mo ka daw. Ano yung mga panik? Manok lang minsan. Yan ang mga lovely skin.